na give a massive shout out to our friends from BioClean Kidapawan. Kung naghahanap kayo ng affordable na car shampoo, affordable detergent, or anything na yung tipong mapaglilinisan nyo, mga kapibib, I think BioClean Kidapawan is your store. Online sila ngayon, you can order it from them on their Facebook page. And kung gusto mong ipa-deliver to, pwede mong i-order to kay Gutom Ka Express Kidapawan. So good morning, mga kapibib, welcome to the grind and welcome to the vlog. Nandito tayo kay Motor Trade Kidapawan and ba-vlog natin kung kakarating lang nila na Click 150 matte black version. Na-vlog ko na yung pula nila, pero kailangan talaga natin i-vlog to and i-full in-depth. And yun nga, na-activate to, din tong motorsiklo na to para makita natin kung maganda ba yung lights niya, kung ano yung makikita mo sa digital instrument niya. And before anything else, let's give some rock and roll. Vlog na natin yung red one nila and pinagbigyan tayo ni Motor Trade Kidapawan, big shoutout sa kanila na i-activate itong motorcycle na to para makita kung ano yung mga dapat mo makita. Makita yung lighting, kumbaga, makita yung signal lights, kumbaga. Pag-uusapan natin yan later on. This is a timeless motorcycle, mga kapibib, kasi nga kahit na gano'n na siya katagal, hindi pa rin siya nalalaos. And para sa akin, ito yung pinaka-practical na 150cc scooter na mabibili mo ngayon. And pag-uusapan natin yung power niya, pag-uusapan natin yung timbang niya, pag-uusapan natin para kanino itong motorsiklo na to. Bakit ko nasabing timeless kanina? Kasi parang hindi nalalaos, pati yung itsura niya hindi rin nalalaos. And ang kanyang mga headlights, naka all LED, mura harapan at sa kalikod. Dito yung signal lights niya. And I'm happy na maganda talaga yung pagkakagawa ni Honda dito. Para sa akin, isa ito sa pinakamagandang disenyo na scooter na makikita mo dito sa Pilipinas. And hindi nila nilagay yung signal lights dito. That's what I'm fan about it. And sa likod naman, ganito yung kanyang brake lights and the signal lights. So ayan, napaka primo tignan ng motor na ito, mga kapibib, lalo lalo na sa matte black. And I can see some accents here and there, mga kapibib. Matte black, then golden wheels. What can be wrong, mga kapibib? And ang maganda sa kanya, kung titignan mo dito sa bandang likuran, maganda. Pero itong seat niya, sana nga pinaganda pa ni Honda. Pero yun nga, may mga tinitipid kasi si Honda dito para pumasok talaga sa presyo nyo itong motorsiklo na ito, mga kapibib. And grab bar, maganda din. Yes, it's metal. And ayan, ganyan na ganyan yung itsura niya. Dito naman sa harapan, kakarating lang nun, kasi nitong motorsiklo na to, kaya medyo marumi. Ang ganda ng itsura niya dito. This is metallic brush or aluminum brush actually. Kung titignan nyo, maganda yung pagkakapinta niya. These are plastics. And dito naman sa part na to, maganda din. Handlebar looks nice. Sana nga, kaya nga sinasabi nila na sana ilabas yung 160 dito. And pati yung decals niya, mga kapibib. Itong ngayob nag-uusapan palagi, yung pagiging Japanese look niya, na parang may pagka-sport bike hint, kumbaga, kung lalapitan mo ng ganito. And make no mistake, mga kabibib, electric start siya, wala siyang kickstart. Kung titignan mo yung busina, nandirito, malaking-malaki, malakas. And ang kanyang signal lights, nandirito, dibalik. Idling switch, nandito. Start switch, nandito. And isa to sa nagustuhan ko sa kanya, meron siyang yung tipong kapag elevated yung parking mo, pwede mo iganyan para wala kang problema sa parkingan, kumbaga. Ito yung mga pagkakasya mo sa kanya, mga kabibib. Sa kanyang compartment dito, it has a 5.5 liter gas capacity. Meron siyang idling switch, kaya expect nyo na pwede siyang umabot ng 45 to 50 plus kilometer per liter. Depende talaga sa takbo mo yan, mga kabibib. And titignan na natin, i-on natin to. And para makita nyo na rin yung kanyang digital speedometer. Ngayon, ito yung isa sa dapat mapag-usapan natin, mga kapibib. May fuel gauge siya kahit papano. It's not that visible.
And by the way, may makikita ka dito mga idling switch niya. Ayan, oh. Kapag mag-idle ka, para siyang start and stop ni Yamaha actually. Hindi ako sigurado kung sino nauna when it comes to the fuel economy style like this. Pero yun nga, meron din siyang ayan, meron siyang total odometer, trip A, trip B, ang kanyang average fuel consumption or average kilometer per liter, orasan, ang kanyang speedometer nandirito. Hinahanap ko kung may posibilidad ba, and hinahanap yung RPM meter niya. Wala siyang RPM meter, mga kapibib. Ang kanyang wheels, ayan, maganda kasi itong mga ganitong wheels daw kasi mas pinapagaan daw nila, and maganda din daw sa aerodynamics kung maganitong wheels. And ang size ng kanyang wheels is 90-80-14 sa harapan. Sa likuran naman, it's 180-14. That's a Showa front fork sa harapan, and single monoshock siya sa likuran. It's not a single-sided swing arm just like the Beat, pero maganda yung pagkakaposition ng kanyang swing arm as you are going to check. Ayan, medyo mas maliit din tignan yung kanyang muffler, pero okay na po yan. ESP tong motorsiklo na to, wala ka po problema yun sa kanya. Radiator position here, aluminum brush on the plastics on this side, maganda yung itsura, and wala akong mareklamo sa kanya so far pagdating sa looks kasi isa to sa pinaka simple na motorsiklo and pinaka wise yung disenyo niya, mga kapibig. Ngayon, pag-uusapan natin yung power. This motorcycle right here has a 150cc ESP liquid cooled engine, 4 stroke, 2 valve po siya. Tinipid to for your gasoline consumption. Meron siyang 13 horsepower at 8,500 RPM, and meron din siyang 13.4 Nm of torque at 6,500 RPM. So punta naman tayo sa dimension ng kanyang wheelbase, 1,280mm. It's not that bad. 136mm ang kanyang ground clearance and 113kg ang kanyang curb weight. Hindi siya yung pinakamagaan na scooter na makikita mo, pero isa to sa pinakamagaan na 150 scooter na makikita mo. Seat height, not bad for a 5'6 tall like me. Meron siyang 769mm seat height. Para sa akin, okay na okay to. If you are 5'3, if you are 5'2, if you are 5'1, okay pa rin to sa'yo. Para sa akin kasi, kaya ako binag to motorcycle na to, nagustuhan ko talaga yung concept ni Honda dito. Hindi siya yung pang racing talaga na motorcyclo. It's actually underpowered nga, mga kapibib, kung ikukumpara mo sa competitive power ng scooter ni Yamaha. Pero isa to sa pinakamabili dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi napaka-practical. It has a real life fuel consumption, and para sa akin, napaka-importante nun dito sa Pilipinas, lalong-lalo na nagmahal na ang gasolina. Pero sabi daw nila, ibabalik daw nila magmumura. Pero sa tingin ko, hindi pa rin magbabago yung sales nito. Mas lalo pang tataas, lalong-lalo na sa design. It's not actually that bad na meron lang siyang combi. Isa to sa pinakasulit na mabibili mo dito sa Pilipinas. And para sa akin, sulit is importante. Maganda yung design niya. Most likely kasi ang mga tao, mas gugustuhin yung practical plus na lang yung points ng beauty niya. So eto nga, maganda yung beauty niya. Magugustuhan mo talaga. Let me know in the comment section below what you think about this motorcycle. And magbanggit kayo ng mga sulit na motorsiklo na makakatapat dito sa motorsiklo na to when it comes to its quality and when it comes to its real life usage, mga kapibib. And that's it. I'll be ending the vlog here. Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying for the process, mga kapibib. And I'll see you in the next video. Peace! And I can see some accents